pegar. This is the captain speaking. Please do not be alarmed. Everything is going to be all right. Please, fasten your seatbelts. Ilang mahaus kayo yung dalawa? Araw po, amo. Eh, mangyayari po itong kumpari kong ambo eh. O, eh, bakit ambo? Ano bang pake mo? Eh, tungkol po doon sa bumagsak na aeroplano. Magulang palad. Paulit-ulit ko idinadalangin ang kanilang mga kaluluwa. O eh, bakit? Ano ba nangyari? Eh, meron po nakaligtas. Nakaligtas? Isang himala. Eh, hindi nga po sabi ko isang himala eh. Saan lalo ngayon ang biktima? Nandun po sa kubo namin ni Dinay. Kupo din natin. Ay, kung kayo naitay na, meron ba tayo masasakya? Eh, meron po, pero mas malayo ang dampo. Eh, mabuti pa, hindi tayo bumagtas at mas malapit po. O siya, tayo na. Tayo na po. Ay, saan po ba naroon maaari ang mesak eh? Aba, eh, dahon ng tubang may langis ng inyo gitong itinapal niyo, Maria. O, eh, masama ba yung Maria? Eh, hindi po naman. Lamang eh, amoy panis na langis itong ginamit ninyo. Naku, ito naman kumpari ko, panay na biro. Eh, manong gawin mo na lahat ang magagawa mo't nang madali? Eh, bugnuti naman itong kumari ko. Bakit ba, pare, bugnuti ng kumari ko ngayon? Yung kaalala lamang yan, dasa may sakit. Ah. Eh, ano sa palagay mo, Tino? Eh, maipati na natin sa may kapangyarihan ang madala sa Maynila. Eh, kawawa po, amo. Ang mabuti po, huwag na natin kilusin ito sa kubo. Pagkat inakala ko pong matutuluyan itong mamatay kapag inyalis natin dito, pabayaan na po natin siyang mamahinga dito. Eh, ano kaya kung kaya may pag-asa pang gumaling? Eh, gagawin ko po lahat ang aking magagawa. At pagkatapos yung Panginoon Diyos na ang bahala sa kanya. Ambo, tayo na sa lakas. Wala ka ba nakuha ang anumang bagay na maaaring makilala natin siya? Meron po isang kalupi. May nakuha ko sa kanyang bulsa. Ang mabuti pa ikunin mo at baka sakaling makilala natin. Binay! Ah! Ipakiabad mo nga yung kalupi pinatago ko sa iyo. Kawawa naman ang batang yan. Marahil sa mga sandaling ito eh. Ang kanyang mga magulang ay nag-aalala. Masabi niyo yung maswerte siya amo. Siya lang nakaligtas. Ito ba? Sunog na sunog pa rito na.
Ubindaryo? Bakit? Kailan po ba niya siya? Itong nabasa kong kadadating lamang buwat sa paglilibot sa iba't ibang panig ng daigdig. Isa siyang mahusay na pianista at kompositor. Pahabag-abag na tao ito, kumari, lagnos ang katawan. Pati ka ng pisngi. Kawawan tao ito. Pabayaan niyo, ito po ang gagawa na lahat ng parang. Gagaling po yan sa loob ng lalo madaling panahon. Sige, kumpare. Gawin niyo na magagawa niyo yan. Ambo, hindi ko napansin kanina. Hindi ba nalapno sa kanyang kamay? Ang kanya pong daliran niya hindi masyado. Ngunit ang kanyang braso po, kanang pisngi niya masyado po nalapnos. Ay, nako, padre. O ano ang lagay niya, Tino? Eh, nako. Ay, grabing-grabe po, padre. At lapnos na lapnos ang kanang pisngi. Eh, may pag-asa po mong mabuhay? Eh, kung may awa po ang Diyos. Eh, niya po't yung kumari, eh, pinapagluto ko ng ilang dahon ng bayabas na may kahalong dahon ng alagaw upang linisin po yung sugat na nalapnos. Tino, kailangang mailigtas siya. Kailangan. Gagawin ko po lahat ang aking magagawa, alang-alang sa inyo, amo. May awa ang Diyos na makararawas din siya. Bakit na naman? Eh, Eric Cherubino, tignan mo, masit nang masit siya sa labing pagkatapos, tignan mo ayos. Bata, Erie. Marapinay, hindi ko kayo naibigyan ng alalahanin. Ngunit itong mukha ko. Eh, ano ba'y naalala mong bata ka? O, Ben. Bata sabihin tong malasang bumalik ng salamin eh, bata sabihin ko. Kaya nakapitan mo lang ang sarili mo niya na. Mabuti pa'y napasama na sana ako sa mga nasawi sa... bumagsak na aeroplano. Ang batang ire. E paano naman, Nana Binay? Bari kung babayarap ang mukha kong ito sa mga tao. Ang lahat ay kalooban ng Diyos, Robin. Kailangan tanggapin natin. Mano kung ganyan iyong mukha. Hindi naman nasira iyong mga daliri. Mari ka pang tumugtog. At siya pa'y... Pare! Pare! Kayo pala, among. Pare, tuloy kayo. Ano po, among? Baka ng Diyos, Binay. Araw po, Mare. Padre! Kumusta, Ruben? Magandang umaga po, Padre. Mabilis naman ang paghilom ng sugat mo, Ruben, ha? Siya nga. Ruben, meron ako ibibigay sa'yo. Eto. Sige, kunin mo. Isuot mo. Itong makubliyan ang aking kapangitan, Padre. Oo. Makatutulong ito. Ngunit oras na hindi ko maisuot ito. Kaya't nalalayon ako at katatakutan! Nana Binay. Tatambo. Ibig kong ipagtapat sa inyo. Nanais ko sanang mamalagi dito. Ayoko nang bumalik sa Manila. Yun naman ay kung papayag kayo. At kung hindi naman ay... Pambadang ini. Bakit hindi? Buong puso ka namin tatanggapin at luwag ng loob. Kaya lamang, meron ka pong isang amang nakluluksa ngayon kapag kaakala nilang ito ay patay na. At mga kaibigan, hindi mo kalilimutan. Dahil sila yung mananabik na makita ka. Oras na malamit, ikaw ay buhay pa. Siya nga naman, Ruben. Alalahanin mo iyo na ikaw ay isang bantog na pianista at kompositor na hinahangaan ng lahat. Ang mga daliri mo ay walang kapinsalaan. Kapag ikaw ay tumugtog eh. Kapag ako ay tumugtog, hindi nila maririnig. Hindi nila mataraman ang dami ng aking musika. Sapagkat, ang pagmamastan nila ay ang aking kapangitan. Tanggapin niyo na ako. Mamalagi ako mabuting anak. Pagsisilbihan ko kayo. At kung kayo nag-aalala sa akin,
Ruben, natitiyak kong maunawa niya akong oras na ako'y sumulat sa kanya. Ruben, matagal ko na sanang sabihin sa iyo to, ngunit ako'y nangangamba. Ang papa mo eh, patay na. Nabasa ko may ilang buwan na nakalilipas. Yun na po siya ng sakit sa puso. Ang pahayagan eh, iniingatan mo sa kumbento. Ambo, ang mabuti pa eh, iyon niyo na siya sa bayan. Biyaya na sa akin ng Panginoon Diyos kung siya ipapayag na maging organista ng ating simbahan. Sadyang ginawa ng ating amo para sa ating simbahan. Dahil sa sawan-sawa na rosy sa mga pagpula ng ating mga kanayon at pumupuna dahil sa kagaspang ako roto bugtog. Wala, wala naman pumupula sa inyo, Montino. Eh, hindi. Nagbibiro lang naman ako. Ang totoo niya ang among lamang ang sawan-sawa na raw doon sa aking mga makalubad tugtugin. Amo, may po na kayo kung pag-iipayun niyo ang pagpiesta ng aming patron dito. Hindi pa naman ang mga taong dito sa nayon ay naghahandang mabuti para sa nalalapit na piyesta ng Imaculada Concepcion. Ito po niya, Aba! Magpapay kami ng maraming baboy dahil sa piyesta. Sabi sa iyo na sa 20 taong mahigit na pagtugtog ko sa organo niya ay hindi ko na palabas ang makapagpagkaluluwang tulong na katulad ng narinig namin ngayon. Lalo sigurong magaling ka sa piano. Sa ngayon po ay medyo naninig ka sa mga talino. Mga ilang araw na pagsasanay lamang ay manunumbalik lang dati mong kausayan sa pagtipa. At saka, maalala ko nga pala, malapit ang ating pista. Dadalan kita na isang mabuting mga araw. Ang ibig ko sana eh, sanayin mo siya mabuti para sa ating isang kantaan. Maasapon ninyo pa siya. Paparitong pa nito. O siya, dali. Maiwan ka na muna namin. Eh, baka naghihintay na mga i-estima dito sa baba. Eh, may meeting kami para sa ating nalalapit na pista. Masya tayo.
Bakit kayo huminto? Ang ganda-ganda ng tugtugin yan. Sino ka? Ba't ka na pa rito? Narinig ko ang inyong pagtugtog. Nakatatawag ng tamtamin. Ngayon lamang ako nakarinig na ganyang kahusay na pagtugtog. Kaya't nananabik akong napakyat. Nag-iisa ka? Opo. Hindi ka ba natatakot? Bakit po ako matatakot? Narito ako sa simbahan. Lumapit ka pa. Tingnan natin kung di ka matatakot. Kahit nasa loob ka ng simbahan. Ngayon, hindi ka ba natatakot? Hindi po. Bakit dapat katakutan ng taong katulad niyo na nakakakilala ng buhay at damdamin ng musika? Hindi ka nakakakita. Hindi po. Eh, paano ka nakapanib sa hagdanan? Lagi akong pumapanhi kung tumutugtog si Inkong Tino. Maging nang maliit ako, lagi akong napaparito. Mahilig ka ba sa musika? Ang pangarap ko sa buhay ay punong-puno ng musika. Mahilig akong umawit. Palagay ko naman eh, magandang tinig mo. Mailang nagsasabing maganda. Ewan ko lang, baka nang mamagandang loob lamang sila sa akin dahil sa ganito ako. Naaawa lamang sila sa akin. Hindi naman siguro totoo. Malalaman natin. Ano bang pangalan mo? Corazon po. Corazon de Jesus. Corazon de Jesus? Maganda at banal pangalan. Kayo po. Ruben. At huwag mo na ako sanang papupoy. Kung ganun pang gusto niyo eh. Inulit mo na naman. Hindi na po. Hindi na. Ganyan. Nasawa ka na ba? Aba, wala. Eh, sino magkakama ni mag-asawas ang katulad ko? Malay natin. Sa bagay. Saan ka ba nakatira? Dito sa kumbento. Sino ba nag-aalaga sa'yo? Meron akong isang kasama na matanda. Eh, lagi niya akong inaakay kung ako'y lumalabas. Wala lang dito sa loob ng simbahan. Alam mo, Corazon, ako'y bago lang dito. At sana'y kung papayag ka, ibig kong maging kaibigan tayo. Hindi kita lubusang maunawaan. Ngunit, natutuwa ako magkaroon ng isang kaibigan katulad mo, na mahusay tumugtog at may mabuting loob. Kung mapapagtsyagan mo ang isang bulag na katulad ko, dahil sa nakatakbo ako ng isang kaibigan na hindi natatakot sa atin. Ruben, may tao. Gandang umaga po, Padre. Okay. Kilala mo talaga ito. Gandang umaga po, Padre. Magandang umaga naman, Corazon. Ruben, siya sinasabi ko siya mga awi. Ah, sila ba? Gawa ka ng Diyos, eh, ha? Ruben. Ruben. Oh. Ibig kong siya umawit sa Misa Cantada sa kapista ng Malabiri ni Mabalado ko. Oh, oh.
Yan ang isa sa aking mga pangarap, Rubén. Ang makawit sa may isang kantata para sa mahal na Birhen. Malaong ko nang ginadasadasan yan. Matutupad na yan, Braso. Kaya simula mo yun. Pasisimulan na natin ang pagsasanay. Masyadong ginugunita ang pagkamatay na anak mo. Tinitin mo mang hindi. Kung meron magpapaalala sa'yo eh. Eto na pala sila. Halika pala sa. Nakikilala ko sa inyo ang aking pinsan taga Maynila, si Doña Trinidad. Kumusta po? Kayo? Mabuti. At sila naman si Doña Salome, ang matalik na kaibigan ng aking pinsan. Alam mo, Iya, kanina itanong ang tanong kong pinsan ko kung sino daw yung umaawit sa Misa Cantada. Ngayon, Trinidad, nakilala mo na siya. Nasabi sa akin ang inyong kura, ang iyong katayuan, Kuraso. Kasi namin, at kawalan ang aking panin. Doña Trinidad? Alam mo, Kuraso, kahawid na kahawid ng boses mo ang tinig ng aking anak. Kanina, para bang siya ang aking naririnig na umaamin. Napakaganda ng boses mo, Kuraso. Maraming salamat po. Ang bagay na yung utang ko kayo, Ben. Sana anak niyo, kasama ba ninyo? Ay, hindi iya. Patay na siya. Dinaramdam ko ho, hindi ko dapat, wala ka naman yun. Huwag kang mag-alaas. Padre, malalaman mo na ko kami. Oo, Iya. Alam ko kayo. Tuloy na ako kami. Oo, Rabe.
Pati, ako po ay mananaw na rin at si Kasinto yung mga batang ang bibig niya ganyo. Oo, sino? Doña Trinidad. Lumibot man ikaw, Ruben. Oo, oh, beloved. Lumibot man ikaw. Sa pangalan lamang ay naglalarawan ng paghihinalakit, pag-aalinlangan. Hindi pag-aalinlangan, Kasun, kundi pag-aalala at pangamba. Ito'y para sa'yo. Iniahandog ko. Ituturo ko sa'yo, Karasan. Tutugtugin ko. At awitin mo. Ikaw ang beloved. Ikaw ang beloved. At tanglaw sa buhay. At tanglaw sa buhay. Ikaw ang pag-ibig. Na walang hanggan. Sa gitna ng dusa. Sa gitna ng dusa. O kaligayahan. O buhay ng awit ay ang daing ng isang ang kanyang mga panaguri, pag-aalan at pangangamba. Magandang maga po. Nandiyan po si Atty. Tumuloy po kayo. Magandang umaga po. Padre! Adonso! Hindi ko akalainay ko palang tinutukoy na yung utosan. Mau po kayo. Kumain tayo, Padre. Huwag na, Adonso. Patatapos ko lamang sa kumbento. Ano ba may paglilingkod ko sa inyo, Padre? Alam mo eh. Mag-iisang linggo na akong nag-o-opisina rito. At halos ay dito na ako naninira. Yan ay sa kahilingan ng inyong pinsan sa kauli-huli ang sulat na natanggap ko sa kanya mula sa Barcelona. Upang matipong ko ang kanyang mga papeles na naiwan. Alonso, ngayon ako ibig malamang kaya ako na parito. Ang pisan ko, anong kanyang lagay? Kumusta siya? Hindi niya nabalita? Ang kahuli-huli ang sulat buhat sa kanya.
at hindi pa siyang sumulat ay nataso ng mahigit sa isang panbago na karating. Padre Arcadio, ang inyong pinsan ay yumana. May 3 linggo na ngayon sa Barcelona. Ayon sa ulat ng ospital. Siya ay namatay sa sakit na diabetes. Ang dati niyang sakit. Itong mga papeles sa harap ko. Itong kanyang huling testamento. Niyari niya sa harap ng isang notaryo bago siya ng ibang bansa. Itong at pinag-aaralan ko mabuti. Nababanggit kayo sa testamentong ito, Padre, ngunit bilang tagapamahala lang, samantalang wala pang kanyang pinamanahan. Itong si, ayon sa dokumentong ito, ay Corazon de Jesus. Kilala ninyo ang Corazon ito, Padre? Oo. Oh, anak-anakan siya na aking pinsan. Itinuring na tunay na lang. Mahal na mahal nito ni Dad ang batang yan. Maswerte yung bata. Siguro naman ay mabait siya, Padre. Sana ng batang yan, Padre. Yan nga ang sasabihin ko sa iyo, Alonso. Iniwan siya na aking pinsan sa Barcelona na nag-iisa. Huwag mo sanang puputuloy ang pakapadala ng kukukuli sapagkat parami siyang kailangan doon. Hindi ko masusuway ang ibig ng administrador. Gagawin ko, Padre. Hindi natin siya pababayaan. Talagang maswerte ang batang yan. Siya isa ng milyonarya ngayon. Kung ang kayamanan sana ngayon ay makapagdudulot ng dulas sa kanyang kalagayan. Hindi pa kaya si Pasihan? Pasihan? Bakit, Padre? Bakit parang... Walang bagay, Alonso. Walang bagay. Kumusta, Corazon? Huwag kayo magsalita. Kayo ba si Professor? Hindi. Ako si Atty. Siya si Professor. Ano ba na pinagbilisan ko sila? Ang lahat ng pinagbilin mo, Eric Lance. Nakakuhanap ng 3 ticket na para sa Cebu. Bakit hindi muna ipagpaliban ng iyong pagpunta sa Cebu? Kapababa mo lang sa biyahe. Hindi na ako makapagpaliban. Gano'n naman pa rin. Kaya na, baka mahal tayo sa biyahe. Thank you.
Halimaw sa koro? Oo, Padre. Kitang-kita po. Tumutugtog ng organ. Si Rubin ang nakita mo, iya. Malalalaki. Si Corazon, malalaki ka na pala. Rubin nga nakita mo na, at walang iba. At sa pagkatakakita ka na ngayon, ay nabigla ka ng malaman mong katotohanan ng kapinsalanan ka ng mukha. Anong nangyari, Padre? Isang mahabang salay sa ilan nang madisklasya ang kanyang sinasakyang aeroplano, ay nasulong ang kanyang mukha. Ang dahilan ng kanyang pag-alis. Huwag iya. Huwag ang labis ng babahala. Kaya mo, ipatatawag ko siya kay Tim. At nakausapin ko siya. Ipaliliwanag ko na. Tayo na. Kita na si Corazon. Alam ko, pare. Sinabi sa amin ni Ruben. Ayos siya nga pa lang po. Si Ruben ang sadya namin. Ibig kong makausap. Umalis na po. Malis. Saan daw pupunta? Wala pong tiyak na patutunguhan. Hindi nasabi. Kanina pa ho ba? Kanina pa iya. Kanina nang dumating eh, walang kakibo-kibo. Maya-maya eh, kinuha ang mga tatagong pera. Bigyan pa na nabina niya. At ang mamadaling nagpaalam. Ang sabi, susunaran na kami at umakit siya ng mabuting trabaho, ipakakaunin lang kami. Nagdamdam siya na yun. Sabi niya kanina, umakita kay
Nakalimutan. Yayakapin pa sana eh, ngunit... Mabuti kaya habulin natin siya sa airport. Hindi na natin siya maaaling abutan doon niya. At ang isa pa eh, baka hindi siya doon napunta. Padre, saan ba yung sinasabing burol dito? Bay, nadaanan natin kanina doon. Malapit naman sa kumbento. Thank you.
ako si Roberto Ramos. Hindi ako naniniwala ang hindi mo ako nakikilala. Magkamag-aral tayo sa konserbatoryo ng musika. At akong namuno ng pagsalubong sa iyo nang ikaw ay dumating buhat si Ero. Hindi ko kayo nakikilala. Huwag mo nang ikailangan yung sarili, Roberto. Kilala na kilala kita. Ang ayos na intindi. Ang iyong mga pagkilos-kilos. Isa lang mga Robendari. Ikaw. Kahit ano yung tugtugin, ay lilitaw at lilitaw si Robendari. Kaya, napagukulang kita ng pansin. Maraming bagay ang pagkakalitas mo. Ngunit, saan mo tinago yung sarili sa loob ng maraming tama? Kung saan saan. Paano ang kaligtas? Ano nangyari? Hindi ko nais mapag-usapan ang bagay niya. Ako yung kaibigan, Roberto. Kung talagang kaibigan mo ko. Kung nasa nang ungkatin ang bagay niya. At sa kanan. At walang dapat makalam na ako'y buhay pa. Huwag mong ipagkaitan yung sarili. Kailangan ka ng daigdig ng musika. Para. Para ipanghal. Panuri. At pagkatapos. Pagtawanan. At kaawaan. Tahimik ng buhay ko ngayon. Huwag mong dayaan ang iyong sarili. Huwag mong sabihin sa aking isensya ka na sa pagtugtog sa bar na ito. Kilala si Tarugel, ang iyong dami na sa siya ay nasa paglikha ng musika klasika, mga opera, at mga musika ang maaaring kilalanan ng daigdi. Hindi ito. Kung ang problema mo lamang ay, ano nangyari sa iyong mukha? Hindi problema yan. Meron tayong magaling na plastic surgeon. Ilang operasyon lamang ay, balik na sa dati ang iyong mukha. Anong perang gagamitin? Pamantini? Kaya dali mong mawala ng pagkas. Ang pagkuro mo na sa lapin. Huwag kayong musika. Hindi katulad ng musika ang tinukutok mo kanina. Musika ang likha ni Robendari. At pagkatapos sila lalaki parang panindang kakanin. Huwag na, Roberto. Huwag na. Diyan na nagkakapos. Narinig mo na ba ang pangalan Doña Luisa Viuda de Montesa? Si Doña Luisa Viuda de Montesa ang siyang nagbabalak na magtayo ng pinakamalaking opera house dito sa atin. Malimit kami mag-aos at pinatuturoan ng mga tao may hilig sa musika. At kung mayroong talino, itinadala sa Europa, libre. Isipin mo, Robert, ikaw pa kaya ang tanggalin yung palawalan ng salapi para magamit mo sa pagpapagamot? Umaya kayo siya. Natitiyak ko, Robert. Ngunit, kailangan pa kaya akong umarap sa kanya? Hindi na kailangan. Ako na makikipag-usap sa kanya. Ipangako mo lamang sa akin na ang lilikain mo nga musika ay magbibigay ng kalangalan sa ating bansa. Ano, Robert? Umaya ka lang, Robert. Kaya natitiyak kong matutuwa silang mga tulad. Ikaw ang balata. Misha, alis na ako. Huwag kang masyado mag-alala. Pabayaan sa pagbabalik ko, itutungo tayo sa isang plastic shelter.
Galing ko lang. Paglabas po rin po yung sa akin, nahanap na doktor. At kung magaling-galing ka na yun, at saka na kita yaharap sa daigdig. Sa palagay mo kaya, hindi tayo mabibigo. Baka naman ang doktor na yan ay... Tama na yung pag-aalala mo yan. Baka naman ngayon ka pamuro. Alalahanin mong mapapahiya tayo kay Daniel Luisa. At saka isa pa, anong malay mo pag naging bago ka na naman eh, magustuhan ko pa na matandang yan. Kulubot nga lamang, pero tipag naman. Amin. Parang ano yun? Injection. Sana kayo makatulog. Sakit ko ba? Hindi sana huwag kang magising. Gising ka niya. Hindi ba, Ali? Matagal na naman akong nakatutok. Kumusta? Anong nararamdaman mo? Kumitirot na nga akong mukha. Kanina ay manhid-manhid. Konting days. Konting days. Ikaapat na operasyon na ito, Roberto. Talagang ganyan. Ano bang sabi ng doktor? Ang sabi sa akin ay, maaaring niya nakawalili ang operasyon gagawin siya. Mabuti din yung tatlong oras lamang ay nagwanta mo yun. Nakakaraan ay ang palagay ko ba'y tiga-aning na oras eh. Uy, siya nga pala. Kanina natutulog at dumalaw si Doña Luisa.
siya nga? Oo. Kausapin yung doktor na tumisti sa iyo. Hindi lamang pala namin dumalang biyuda niya. Hindi naman unang araw natisti siya ng mukha. Lagi siya dumadalo dito. Pero lagi narulaman niya na si Chenko na natutulog ka naman. Mabuti na lamang at laging nakabalot ang aking mukha. Nakita na naman niya ang ayos mo. Natatandaan mo. Nung bago ka tisti siya, kinuna ka na larawan. Kinuna ng biyuda yun. Wala na akong magagawa. Hindi ko nakasalanan kung siya ay matakot. Kinilabutan nga raw siya ng makit eh. Pero hindi raw kailangan niya makagasta ng malaki. Basta gumaling ka lang. Matupad lamang ang inyong usapang ang lahat ng malilikha mong musika sa kanya mao. Sabihin mo sa kanyang huwag siyang mag-alala. Hindi ko malilimot kailanman ang ginawa niyang ito. Nagpapasalamat ako ng maraming marami. Parte na pasta eh. Siguro naman eh, sa pagsapit ng gagawin po kaparangal sa mga kasapit sa Kamara de Musika dito sa Pilipinas, si Marika nang marap sa kanila. Malalim yata iniisip mo. Hindi mo na ako pinapansin ah. Uy, tulad na ba? Yan kasasabi mo lamang. Ang pagpaparangal sa mga kasabi sa Kamara de Musika nito ang namisa. Bakit? Ano ba ang minabalak mo? Huwag dumalaw? Hari bang akong umisip na ganun? Kung hindi lamang ako pinagsabihan ng doktor, di matagal ko na sanang dinalang matandang yan upang magpasalamat ako sa kanya. Siya nga pala. Lahat-lahat pa'y dadalo. Dadalo lahat. Siyempre, dadalo lahat ang mga kasapin. At saka, si Corazon. Corazon? Corazon de Jesus. Ah, hindi mo nga makakilala yun. Kasama ko yung patay ka na noon. Nandumating siyang buhay si Roma. Aawit siya sa pagtitipong itaraos at ako pa nga napiling sumaliw sa kanya sa piano. Ganun ba? Ganun ba? Talagang mapalit ka, Roberto. Isang malaking karangalan ang mapili kang sumaliw sa isang panto na primato ng katulad ni Corazon de Jesus. Marikoy, inanyayahan tayo at tinipon ng butihing Doña Luisa Viuda de Montesa dahilan sa isang mahalagang bagay na natitiyak kong may kaugnayan sa musika ng ating bayan. Ano tanuman sapagkat siya'y wala pa, magbibigyan natin ang mahigpit na kahilingan ng lahat na tayo'y maparinggan ng isang awit ng ipinagmamalaking soprano ng ating bansa, katangi-tanging primadonang si Binibining Corazon de Jesus at sasaliwan sa piano ni Professor Roberto Ramos. Mga kaibigan, si Binibining Corazon de Jesus. Paririnig ko isang awiting habang pinaluluma ng panahon ay lalo naman sumisigit sa aking pusong hindi makalimot. Beloved, lumimot man ikaw. Beloved, lumimot man ikaw.
gitna ng dusa, o kaligaya, mahal ka sa tuwing maribang saman mo. Bakit ba? Eh, nakakaya naman din niya ako kilala eh. Kilala ka niyon. Puntahan mo. Sige, puntahan mo. Oo. Sabihin ko sa'yo eh,
bukod sa ating kahapon. Ang ating kahapon ay hindi ko magunitan nang hindi ako magtaranta. Kung ako'y magsumamo ng kapatawaran sa aking pagkabigla, mapapatawad kita, Corazon. Ngunit kailanman ay hindi ako makalilimot. Nasaktan kita lang, Mr. Ben. Ako man ay nasaktan din. Ako man ay nasaktan. Balik ako nang malaman ko. Ikaw ang nagtatanong sa Koro. Dahil pa sanaw ka sa akin. Ang humingi sa'yo ng tawa. O dahil ba sa naisip mo, dapat kang magkaroon ng utang loob sa isang taong nakatulong sa'yo. Hindi. Hindi. Inalaban ang pagkaramdam ang iyong paniniwala, Ruben. Pinaglinaw ang dapat mong sabihin. Pinaglinaw ng pagdaranda. Orbe, anong masasabi ko sa'yo na iyong paniniwala? Ang katotohanan, Corazon. Ang katotohanan katulad ng akin ang tutugin yan. Nagpanggap akong si Doña Lisa. Sapagkat alam kong hindi mo ako pahintulutan. Kung nalalaman mo, akong tumutulong sa'yo. Ngunit, Rube, kung ito may ginawa ko, ay walang ibang nag-agay sa'kin kundi ang damdaming naghahal sa'kin. At huwag mong akalain tinutumbasan ko ang lahat ng kaputiang nagawa mo para sa akin. Sapagkat buhay ko man ay hindi magkakasapat na maging kabayaran. Ikaw. Ikaw, Ruben, ang naging dahilan ng pagnanais kong mabalik ang aking mga paningin. Ikaw ang nabigay sa akin ng mga pangarap. Mga pangarap na ngayon bumubuo sa isang taytay. Subalit sa kabila ng lahat, ay nagdiwusa pa rin ang aking puso sapagkat nagdaramdam ka sa akin. Ang masarapin ko pang mamatay ngayon ay magpasasasal ng kaligayahan nag-iisa't hindi kakapit.